pagkabala namin. Lagi namin naalala, but especially kay panahon, Panginoon, nag-focus kami sa alala ng sinabi, Panginoon. Itong salita, bawat isang Panginoon, napakalaga. At meron kayong nilibri sa aming aral. Ngayon sa aming last part, Panginoon, I pray na kayo po lagi ang gabay. Magpaulama sa amin, anong dapat namin gawin, especially yung nakita namin. Ang Panginoon Jesus ay nagtiwala, Panginoon, sa inyo. So kami po naman ay ganoon din nawa. Marami po kami magtiwala sa inyo ng Diyos, sa lahat ng bagay, Panginoon. Lang po lang, kayo magkaramit. Anyway, so magandang hapon po sa lahat. The title po nito is Trusting the Lord with Everything. Medyo dinirive po sa dating mga client. So actually, ito po yung last. The 7th last word, so ano po yun? Ang kanina sabi dyan is chapter 46. Verse 46 sabi dyan. Ano po yung muli niya sinabi? Kasi siya po yung mapanaw na. Sumigaw pa siya. Father, into thy hands, I commend my spirit. At siya po ay, sabi dyan, give up the ghost, ano yung Bible, nabasa nyo, lagi yan sinasabi sa mga mapatay na. Lahat, na-record dito. He gave up the ghost and it was gathered to his people. So, last time, hindi ko na nandito yung last time. So, sama rin po kasi na 7 last words ay naalala nyo. First ay, ano yung tema sa first? Father, forgive them. Diba? So, forgiveness. Pangalawa ay salvation. Okay? Thou shalt go into paradise. Yung pangatlo is relationship. So, earthly relationship yan. Importante sa Panginoon. Importante din dapat sa atin. Pangapat ay, my God, why has thou forsaken me? So, yun ay distress. Panglima ay, I thirst. Yung pagkatao ng Panginoon. Ganun din, distress pala. Forsaken pala yung ano, for the distress, kasi siya yung tao, nangirapan siya ng lubos. And then, pang-aling naman is yung it is finished. So yun yung triumph, completeness, victory ng Panginoon. Tapos na ba? Meron pang isa po. So tema po nito is parang reunion, pero ako medyo yung iba po. Ganun din, pero mag-focus tayo dun sa yung title dito is Trusting the Lord with Everything. Kasi ang Panginoon po, alam niyo naman yung ano, di ba? Alam niya ba na sigurado siya mapunta sa impyerno? Alam niyo makapapos sa krus? Alam niya, di ba? Alam niyo makapapos sa mapunta sa impyerno? Yung nakabayan ng kasalanan eh. So kaya po, pinagkatiwala niya, isipin, Lord, ikaw na bahala. Ama, ikaw na bahala sa akin. Kasi napakahirap po nun. Bukod na sa marami na siyang naranasan sa krus, sa sinampal siya, ginulpe, hinataw. Nahirap na yun eh. Pero ngayon, ang pinaka-importante sa ating lahat, mga tao, ano, kaluluhan natin. So, yung spirit po ay ang ginagamit po kasi yan interchangeably. Pero may mga magkakaiba yan. Okay, na pagkita kami lagi dito, yung spirit ay babalik sa Diyos, sa siya nagaling, or sa Job. And then yung kaluluwa ay, ayun yung manakakili. Saan po po yung kaluluwa? Ayun sa lamin o sa impyerno. Yung katawan, syempre, bumubulok lang din sa lupa. Diba? So, yan po pinagkatiwala. So, again, as ginamit po dito, I comment the word. So, mag-focus po tayo dyan. Pero bago pala yun, gusto ko sabihin na, alam nyo ba yung si Jesus ay historically, parang natapos lang natin last week. Diba? Nasa aming seminar. So kaya, yung mga atheist na ito, binainiwala, ayaw nilang maniwala. Hindi sila iniwala, hindi ka panipaniwala, hindi. Panipaniwala, yan. Pero ayaw talaga maniwala. Itong yung history ni Jesus ay napakarami po mga proofs. As in, sobra. Kung nangyari man yung Roman
ano ko ba, ano ba nangyari sa kanila? Sina Homer, ano ganyan. Yung sinulat po nila doon, kung parang sa Bible, tsaka sa story ka lang ng Jesus, maliit na maliit lang. Pero naniniwala sila, pero diba? So lalo na itong nangyari kay Jesus. So gusto ko na sabihin nyo kasi, kung hindi totoong nabuhay si Jesus, namatay, naniniwala pa tayo sa Diyos ngayon. Ito hindi, kasi yung pinakaroon natin, it's trustworthiness. So for example ako, sabi ko ay, sa mga katulang nyo, sabihin namin ko, sirabi po, ano, sige, paten ninyo sa amin yan. Maglaki yan. Matinong tao yan. So, tiwala rin si, ano, si Kuya Jun, tsaka si Nanay, ano? March. Tapos paglaki ni Rap-Rap, addict din pala. Hindi tiwala pa sa akin yung magulang ko, magagalit, di ba? Kasi may sinabi ko eh. Dapat mangyayari yun. Okay, so yung nasabi sa alala, tiwala naman ako kahit sa internet ko lang nakilala. Kasi minsan nasa salita yung mga pangay salita. Nasa history, sa mga paano sa mga pag-upusa. So, di ba nalil, di ba? Pero pag hindi sila maayos na kausap, sasayang po tayo doon ang oras, ng taon. Pero hindi ako naniniwala gano'n, kaya makapunta natin. Mas to, dapat nga ito nga. So, sakit, alam niyo naman, no? Kaya sa pastor. Nadagdag ng padagdag ang kanyang gamot. Okay pa naman, kaso hindi okay. Tingita ko kayo talaga. Meron akong mag-preach ko siya din na sundin. Pwede na natin. Kasi mga gato, bagay kasi actually, kailangan kong alalay ka dapat. Kasi may naro-teacher, pero anyway, ganun po ang tiwala. So sabi dyan, I commend my spirit. So this time, ano yung mga bagay na pinagkakatiwala natin kaling-kanino? Diba yung ganyan, wala ng mga anak natin. Hindi kasi siguradong mapapabuti sila dito. Wala sila dito. So school nyo, ano pa? Eh, nagala tayo, diba? Kasama si Kim doon. May bagay, malaki naman si Kim. Kasama naman si Kim. Pero kung walang tiwala sa akin magulang, hindi pwede yun, diba? So ano pa? Pera. Itiwala ko ng pera sa iba. Depende nga, may tiwala ka doon. Diba? Iba, konting pera lang pwede yung magkatiwala. Iba, kahit buhay mo, magkakatiwala mo. Ano ba yun? So, ganun po yan. Pero ang Panginoon ngayon, anong pinagkatiwala niya sa Ama? Ang mind niya, spirit or ang kaluluhan po yan. Okay? Ang sabihin ng command, to entrust, to give charge, to deliver with confidence. Okay? So, ganun din po. Actually, mag-focus po tayo ngayon. Kasi alam natin yung kwento dito. Babalik-balikan natin. Maganda po kasi yung parallel nito sa Old Testament. Which is, nasa Psalms 31 po, no? So, dito sinabi. Pasahin muna natin dito. Sabi na dyan. May basa po. Ready, go. In thine hands, I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth. Okay, so dyan natin kinuha po yung ano. Dyan pinot niya, Panginoon niya. Okay? Nasabi dyan, I commit my spirit. So pansinin lang natin kasi yung commit. So alam nyo naman yung ating Romans 5:8, di ba? Very famous. So, sinabi yung commit, tapos yung si Sarah daw, commit sa mga princess. Yung sabihin na parang pinida o pinakita. Pero dito, iba po yung definition ng commit, which is para rin yan sa commit. At sinabi yung commit, pinagkatiwala. Okay? So, ganun din po, ang pagdilang sa missionary, to entrust. Ganun din. Especially for safekeeping. Ang sabihin ko, binagkatiwala mo yung anak ko. Dadaling ko sa school. Kamaya ang hapon, buhay pa kaya yun? Siyempre, binagkatiwala mo doon. Buhay pa yung pagdating ko dito. Dalawa pa rin ang kamay niyan. Dalawa pa rin ang mata niyan. Binagkatiwala mo, mga teacher, yung security guard, kung meron pa dyan. Wala ba, ganun din. Pag umaalis ako, yung asawa ko, sige. Yung anak natin, buhay pa yung pagbalik ko, ha? Diba naman, mag-aabot, diba? Pag nag-aabot, ano mong feeling yan? O, babalik ka dito, ha? Kasi pagkilala kami ganun, nag-aabot, di na bumalik. Asawa na. Parang
ng gira, lagdo ko na. Eh, US parang gano'n. Eh, tama ba yung mind ako? US ba yun? At TNT na doon. Mahirap nang bumalik. Hindi na bumalik. Ayaw, ano, mag-asawa. Huwag ka mag-ano doon, ha? Nagkakatiwala. Ganun din naman, yung mga dito sa Pilipinas, pinapadala ng pera, nagkakatiwala din. So, kung dati kong tiwala, pag walang tiwala, wala tayong accomplish. Lagi kang takot. Lagi kang balisa. Especially, yung mga importanteng bagay, talaga kailangan pagtiwala. Kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo doon. Kaya mga pinagkatiwala sa iba. Kaya Panginoon ay nagtiwala sa Ama. Pag-aralan naman natin ngayon, may tayong tatlong points, may maraming sub-points sa mga meeting ngayon. Kaya diretso lang tayo. Na. So, another thing to trust is to believe. Okay? So, alam natin na pinaportante sa salvation, believe. At, kasi nga, yung ba dyan, mababaw. Ano yan, sinasabi natin, tiwala pa yung pag sinabing believe, hindi lang maniwala mayroong Diyos. Ulang yun, dahil magtiwala ka sa Diyos, kay Jesus. Okay? To trust is to believe. So ngayon, bakit natin or dapat magtiwala sa Diyos? Okay, number one, maaari tayo magtiwala sa Kanya dahil hindi tayo ma-point sa ano kasi, again, marami po itong parallel doon sa ating binasa sa crucifixion. Okay? Makikita nga mo yan. So, number one, ba't tayo dapat magtiwala kay Jesus saka sa Ama, sa Diyos? So, number one kasi, sabi dyan, bow down thy ear to me, deliver me speedily, be thou my strong rock. Okay? Sabi yun, so, maano siya, pwede siya, masandigan. For an house of defense to save me, for thou art my rock. Kung kinukumpalan Diyos sa rock. So again, ha, sa Bible po, ang mga ganyan statement, sinabi yun, Zion, sabi dyan, rock. Yung mountain rock, ano yung sabihin po ng foundation po yun? Doon ka pwede ilagay lahat, katulad ng katulad nito, wala na naman, di ba? So yung iba po, pag walang foundation yung maayos yung bahay, hindi mo alam po. Nakikita nyo ba sa YouTube, yung mga landslide, di ba? Kailan lang, sa Leyte daw. Kasi ganun talaga dun eh. Pero di naman lahat, pero may mga place talaga dun, kasi daanan ng bagyo yun, eh, Leyte sa mga. E pag hindi maayos yung ano, tinayuan ng bahay, tapos. Okay? Kaya kinukumpala lahat niya ang Panginoon, parang isang bato na pag tinayo mo yung bahay mo doon, doon lang yun, sigurado. Hindi aalis yun. Bakit? Kasi bato nga eh. Yun yun. Kaya nasabi dito, for a house of defense to save me, ang pinag-uusapan naman doon, pag pumasok ka sa bahay mo, walang basta-basta na sasapak sa'yo, di ba? Doon ka sa bahay mo eh. Sila ang tirahin mo doon, pero safe ka doon, okay? Inulit na naman, oh, rock and my fortress. Yung fortress, parang castle din yan, pwede kang defensa. May defensa ka doon. Pwede kang pumakbo. Therefore, for my namesake, okay, so kanina na tayo magtitiwala sa Diyos. Bakit? Kasi number one, or letter A, because He is dependable as a rock. Pwede mo siyang pagkatiwalaan. Hindi mo ayalig yun. Kahit anong mangyari, He is strong, sabi kanina. Diba, pag may Google Pay sa'yo, ay ito yung kuya ko. Mas malaki, di ba? Kahit na, wala na. Pwede siyang asahan, salamat, no? Pwede mo siyang asahan. Ay, si Rick, yun, laki ni Rick, di ba? Sabi ni, magtanggol mo ako dito, dahil sa mga loko-loko dyan. Wow. Si Rick pa yung unang tumakbo. Yeah. Ang asahan pa yun, hindi. Diba? So, ano nga rin lang ba? Ako sa aso. Number two, minsan lang ito, basta ang Diyos ay dapat pagtiwala dahil siya ay malakas. Siya ay parang bato, hindi siya katulad ng iba na hindi mali-depende aasahan, okay? Dependable. Number two, sabi dito sa John 14:6, ano yan? I am John 14:6? I am the way, the truth, and the life. Sabi kanina sa verse 5, O God of truth, ano sabi sa 6?
I hated them that regard blind vanities, but I passed the Lord. Okay? So, sino dito yung gusto nyo, niloloko kayo? Kahit ang mga bata minsan, may tao ka ni tatay. Kung galit na galit na. Sige na, magpunta doon tayo. Ano daw? Ha? Hindi naman kita tinatawag. Ginagawa nyo ba yun? Nag-aasawa kayo, di ba? Nakapasal yung mga lolo-lolo. Sabi nito, galit siya sa mga ano, masinungaling. Kaya ako, puro ganyan na lang sa bakuna kasi nga talagang kitang-kita na eh. Sabi nila, bawal yan, di ba? Di naman pala. Bago-bago. Sabi nila, 2 weeks lang, lockdown, 2 weeks lang na nga para ano, pag-plotted the curve. 2 years na eh. Sabi nila, pag dumating yung bakuna, away na, wala na, safe na. Dumating yung bakuna, meron pa rin. Yung ibang bansa, 100% bakunado. Doon pa nag-search. Hindi, may ano yun, may variant eh. Niloloko mo na tayo, di ba nakakasal? Ang maganda sa Diyos, pwede kang dumipensa sa Kanya, dumipende, umasa sa Kanya kasi siya ay dependable at siya ay totoo. Hindi yung sinabi niya ngayon, ay hindi, actually joke lang. Kaya hindi, hindi ko alam eh. Hindi siya ganun. Nakita pa kayo ganun, yung mga hindi yung maasahan pag nagsalita. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Actually, hindi pala. Nakakasal, di ba? Lalo maglaki-laki nyo. I love you. Hindi kita iiwan. Hindi kaya mo naman. Sarap, di ba? Bahay, di ba? Ilang ano lang, wala na, di ba? Nakakabalit na yung mga bata kayo dati. Hindi nyo alam dapat yun. So yan, so contrasted with liars, napakahirap ang Diyos ay hindi sinamalik. Amen? Amen. Dapat tayo magtiwala sa kanya. Numbers, verse 7, sabi dyan, I will be glad and rejoice in thy mercy, for thou hast considered my trouble, for thou hast known my soul. In that verse, hindi ko kilala niya tayo, number letter C, no? Kilala niya tayo, kailan magtiwala sa kanya, hindi niya ba naintindihan, pastor eh. Di ba, yun ang nakakasalwis ng mga harap natin eh. Anong problema mo? Sabihin mo na! Hindi mo kaya tindihan eh. Yung basic tayo ganyan eh. At minsan yung iba ganun naman talaga, di ba? Kaya ayaw mo rin magsabihan kasi hindi kaya tindihan. Pero sigurado magulang mo naiintindihan ka. Amen? Amen. At ang Diyos lalo naiintindihan ka niya. So pwede ka magtiwala sa kanya. No, di mo alam pag ako mahamak. Alam ko yan. Alam niya yan. At kung talaga mapahamak ka, baka nga mas maganda mo yung plano niya. Madalas ganun po yan, kaya magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Amen. Magkatiwala sa kanya kahit kaantuan natin lahat. Next is, number one, dependable. He is the truth. He knows us. Number, letter D, He is our God. Okay? Hindi natin kailangan sabihin ito eh. Verse 14, sabi dyan, But I trust in thee, Lord, I said, Thou art my God. So bakit significant yan? Parang last week natin, iba hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kahit din, parang may Diyos, pero hindi ko siya kinikilala. Hindi wala din. Kaya dapat ang Diyos mo, talagang Diyos mo. May personal na attachment ka sa Diyos. Okay? Next, He is your God. Sabi sa verse 7, I will be glad and rejoice in thy mercy. Ba't kailangan tayo magtiwala sa kanya? Ba't pwede tayo magtiwala sa kanya? Eh baka paluhin niya ako, sobrang lakas. Hindi, may mercy siya, okay? So letter E, He is merciful. Pwede kayo magtiwala iba, ayaw bumalik sa Diyos. Ayaw bumalik sa church na wala na, baka... Kailangan patawarin. Ano pa? Hindi ako bigyan ng chance, di ba? Wala pa ako babalik. Pero alam niyo, isang mga attribute ng Diyos, mercy. Paulit-ulit, alam niyo yung tumutawan ng Deuteronomy ka tayo, Psalms. Paulit-ulit yun eh. His mercy endured forever. Ito matapos yung kanta. Ganun ng Diyos. Huwag mong isipin na walang awa naman ng Diyos. Ano pinagdadaanan niyo ngayon? Wala eh, di ba? Parang wala nga yung problema eh. Inanawag doon sa akin, di ako makauwi agad.
Awa Diyos, di ba? Nakauwi na rin. Di ba? So, may awa ang Diyos. Hindi na sabihin ano. Wala akong pag-asa Diyos. Hindi ganun. Okay? Isa lang natin. Verse 19, ano pa? Bakit tayo dapat magtiwala sa Diyos? Ba't pwede tayo magtiwala sa Diyos? Kaya sabi nito, oh, how good, how great is thy goodness? Sinabing good, mabuti, pag great, talagang sobrang buti niya. Amen? Amen. So, nakapain ko natin, naaalan natin yung isang Diyos ay talagang judgment niya, ganun eh. Daming pinatay, nubos, pero naaawalan siya. Pag itong mga tao ito may pag-asa pa, at umbalik sa Panginoon. Amen? Sino kailala niyo meron? Si David. Sino pa? Si Lot nga, hindi pa siya pinatay ng Diyos eh. Sino pa? Jonah. Sino pa? Si, kailala niyo ba si Manasseh? Isa sa pinaka-evil king. Bumalik sa Diyos yun, pinatawad siya. Sino pa? Nebuchadnezzar. Nakatapos lang natin isang araw. Sino pa? Ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen. So, pwede tayo magtiwala sa Kanya. Kapag sila yung mabuti, may sabihin, yung plano niya mabuti. Yung gagawin niya mabuti. Yung paraan niya mabuti. Ba't hindi magtiwala sa Kanya? Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Amen. Dapat. Guys, ako po. Yan na. Layan, layan. Parang lakas. Diba? 21. Kayo naman. Ready, go. Blessed be the Lord, for he has shown me his marvelous kindness, he has shown me. Bukod sa good kind, pare-pareho yan eh, dyan na lahat. Ibig sabihin, hindi ko yung pagpinalo ka, pah, masakit! Naku, siguro to, marulungko na ako, hindi naman. Kamaya, mabait na yan sa'yo, di ba ganun yung magulang yung pagkapalo kayo, kamaya, mabait na. Kasi natuto na kayo, ayaw naman kasi namin ngayong sobrang, di ba, sobra-sobra. Na ano, di ba, Peter? Ako si Peter. So, gano'n. So, ngayon, alam na natin na pwede tayo magtiwala sa Kanya. Ano yung mga bagay naman, or saan mga bagay, na pwede natin siyang magtiwalaan? Alam na natin siya, dependable, siya katotohanan, alam niya, kilala niya tayo, okay, siya ang Diyos natin, mabuti siya, maawain, at, ayun, kahit, okay. Ano yun, kahit parang lumanay ba? Mabait. Mabait din yun eh. Sabihin, ha? Mapagbigay. Ayan, di ba? Kind. So ngayon, saan yung mga negative po ito? Saan siya, saan natin siya pwedeng pagkatiwalaan? Obviously, sa magandang ano, panahon, may time tiwala, pero even sa mga bagay na ito, may time tiwala. So ng verse 4, sabi dyan, pull me out of the net that they have laid privily for me. Entindihan niyo ba yun? So may mga kalaban si David. David ba ito? David, di ba? So pinintay mo ito rin kasi mga tayo ng Diyos. So sobrang sama minsan ang ano natin, di ba? Sino galit dito, inaasar. Eh paano ko talaga pinagplanuhan ka? Ba't kaya? Ano kung nangyayari sa inyo malala? Umagsama sa exam sila, pumasa lahat kasi hindi mo alam, hindi sinabi sa'yo. Hindi mo alam, pero yun pala, hindi talaga nila sinabi sa'yo or something. Diba? Ano pa? Ito talaga ano ito, may net. Ibig sabihin talaga ka, nilagay nila doon para mahuli ka doon. So may mga ganyan. Lalo kayo mga bata, pero alam nyo na siguro yun, diba? May mga ganyan, maloko-loko. Talagang gusto ka? Silaing. Yung mga ganun. Yung yun yan, makakwento ko sa inyo kasi magandang ano to eh. Testimony. Yung mga ilang isang church sa US, hindi ka natin. Kaya ito rin sila mag-preach eh. Ang galit sa kanila yung mga tao, anong ginawa sa kanila? Pag galit ka sa ibang tao, pwede mo namang pabayaan na lang, di ba? Eh since talagang galit eh, mga reprobate eh. Yung isa, binomba yung church nila. Kasi binomba, buti walang tao, kaso, itagyan ng bomba.
sabog. Yung isa naman, inaalis sila. Ibig sabihin, pinagtulungan sila. O, paalisin nyo ito, mga ano yan, pinagtulungan sila. Tama ba yun? Pero, sabi dito, he's dependable kahit meron mga gumanon sa'yo. Kasi ang inyo ito, pinagpaplano, ano mangyayari sa'yo? Pinagpaplano ka na. Tapos ka, pero pwede ka pala magtiwala, kaya sabi dyan, no? Kaya sinabi nyo dito, yo, may mga tumitira sa akin, Lord, yun, naglalagay ng net, sabi, tinatrap ka. Naalala si Nehemiah, ang dami ginawa sa kanya, gano'n eh. Ikaw ang aking lakas. Okay? Kung ano ka man doon, ito may tutulong naman sa'yo, di ba, di ba natin? Diba? So, isipin niyo yung mga sekunda sa buhay na na pinagtutulong ako yun. Okay lang yan. Next is, ito sa 8, sabi naman dito, and has not shut me up into the hands of the enemy. Sabi, hindi siya inayaan sa kalaban. Sabi niya, thou has set my feet in a large room. So, nung kabalik naman pala doon, nung pagkayo nakulong, syempre, malaya yung paa. Yung sabihin ito, ginigipit ka. Okay? So, number one, being secretly targeted by enemies. Number two, harassment. May kayo naharas, iniipit ka na. Okay lang yan. Amen? Kaya ka niyang deliver ng Diyos. Huwag ka magkalala. Pwede ka magtiwala. Katulad niya, kaya kasabi sila, itong bakuna na ito, daming bumigay. Ngayon, nahihiya na sila. Hindi na magsalita, mga pasto pa naman. Yung nagtiwala sila kanino. Diba? O ngayon, paano? Diba? Diba? Pakauloy ka ba dyan? Isang dam ko, papatawa ka ba? Hindi sila makano ngayon. Pero salamat na lang yung iba, nagbabago na rin, diba? Pero kahit iharas ka, wala yan. Alam mo, nasa tama ka, amen? Amen. Dapat ganun tayo magtiwala. Pero pag hindi mo pinapractice yung pagtitiwala, wala. Hindi mo makakaranasan yung na ganitong victory na, ay, buti na lang, tiwala ako sa Diyos. Ngayon, at least wala akong risk, diba? Next! 9. Ito yung verse din ng Panginoon. Ito sa, have mercy upon me, O Lord, for I am in trouble. My eyes is consumed with grief. Gain my soul and my belly. So, lahat na lang, no? Ano, may trouble daw siya, yung mata niya. Yung sabihin ito, iyak siya ng iyak. Yung sabihin ito, kung may yung pinagdadaanan siya na, matindi. And my soul, pati soul. And ano yung belly, siguro, nagutog. Diba? So, ang hirap. So, letter C, intense grief. Pwede ka magtiwala kahit inaharas ka, ina-target ka, at kahit napakalungkot, huwag tiwala ka pa sa Diyos. Yung sasabi dito. And then, 10. My life is spent with grief and my years with sighing. My strength failed because of my iniquity and my bones are consumed. Okay? So, obviously, si Jesus hindi nagkasala. Pero, pinasal niya kasi yung kanya ating kasalanan. Amen? So, nakita na ba kayo? Napansin nyo ha? Napansin nyo ito kahit mga Kristiyano, lalo mga believer. Bakit di sila makalapit sa Diyos? Isa lang ito ha? Pero ito siya pinaka-main eh. Pag may kasalanan, di ba? Alam mo yan. Sila mismo magbubo. They bring up sa'yo na. Eh, pastor, kasi ako, manginginom ako eh. Hindi ko naman sinabing, tigilan mo yan para maligtas. Sino nag-bring up? Kasi alam nila, masama. Eh, pastor, nakipaglipin ako eh. Mahirap yun, di ba? Basta, ano ba? Titiktok ako, itigilan mo! Nanunood ako ng masama, itigilan mo! Hindi na tayo nagsasabing kayo gusto na sabihin, yung kasalanan mo, kasi sabi dito, my strength failed because of my iniquity. Nangihina ka ngayon. Di ba? Kahit gusto mong gawin yung tama, na ako panghinayan. Pero gusto ko sabihin dito, kahit mga kasalanan ka, at tinotorment ka, number 4, tormented ko because of your sin. Yan ang gagawin sa mga, kasi sa mga Kristiyano ito, lahat naman nagkakasala. Pero pag tuloy-tuloy ka, tuloy-tuloy, hindi pinagisihan. Tapos ano pa, ginagawa. O hindi mo sinasabi din, hindi na palito eh. Yan, hindi ka siya manghina, manghira. Pero pwede ka pala magtiwala sa Diyos. Amen? Amen. But of course, iiwanan mo yan. Hindi overnight, pero pwede ka magtiwala sa Diyos. Next is, hindi na ito, bilis lang natin, pero ano pa yung mga
Alagayan natin, ha? Pwede tayo magtiwala sa Diyos na medyo matindi, negative. Sabi dyan, I was a repulse among all my enemies, but especially among my neighbors. Ano sinabi yung repulse? Pag sinabi yung repulse, eh, alam mo yun? Ang ayaw sa'yo, ang kadiri ka. Reproach. Pati sa mga kalaban mo, hindi lang sa kalaban mo, pati sa mga kapitbahay mo, isang kapupunta mo. Diba? Namamit sa inyo yung isang church sa US. In-isolate sila. Yun ang point dito, ha? Isolation. Ang hirap nun. O, dyan ka lang, ha? Lahat ng... Nung mas nadyati kami, gano'n kasi gano'n kami dati. May program si Mom Mary. Bilang gawin, punta. Yung may mga mission doon, ilang sila, o. Parang napangit, di ba? Kaya din yan, yung dinagpapakuna, di ba? O, bahala ka dyan. Yung sinasabi nila dati, di ba? Bahala kayo, hindi kayo kapakuna eh. Na-isolate ka, hindi naman pala yung ginawa mo. Amen? Nangyayari ba sa inyo yan? Dahil Kristiyano kayo, dahil kumalakad kayo sa tama, alam na alam nyo, di ba? Sigurado yun. Itong mga tasiguro din, parang persecute, no? Ang nalaloko ba sa'yo? Dahil nag-church ka? O, di ba? Maranasan nyo yan, eh, wala pa yan. Uma-attend ka pa lang, eh. Paano kayo kay Pasto? Bakit ito? Oo! O kaya sa Facebook sila puro mabasto sa Tasigaw, maayos ka, yari ka. Pero, maganda rin ko, pwede pa rin tayo magtiwala sa kanya. Amen? Next, lost reputation, parang ganun din. Sabi niyo, for I have heard the slander of many. So ngayon, puro slandering sa politika ngayon eh. Hindi ko pinapansin niya, bakit? Pare-pareho naman sila. Iba sa atin, dinidepensa, hindi naman ganun si Pacquiao. Hello. Okay, pareho yan. So, pero, pag sinabi slander, sinisira yung reputasyon mo. Kahit ano pa yan, kasi may mga slander po na matindi. Isang banggit lang sa'yo, eh, may nakarinig, hindi naman totoo. Eh, narinig mo eh, siguro nga, ganun yan, siguro yun. Diba? Sa ating madalas lang, kaya ang hirap mag-sawinig, napansin nyo ba? Wala kang gagawing masama. Dalaw mo lang, salita ng Diyos. Walang, hindi ka maniningil. Ba't ang hirap? Madami nang nauna sa atin eh. Nasabihin niya, papunta ka pa lang, sabihin niya, eh, ano naman niya, wala yan. Ganito yan, pera lang yan, o something, ano man yan. Diba? Slander, eh yan, si ano, yun ang masaklap yun. Talaga ang anuin ka. May pinpoint ka, tatanggitin ka, yan, ganito yan eh. Ano gagawin mo doon? Tingnan nyo sa nyo, while they took counsel together against me, ganito ginawa kay Jesus, di ba? Wala siyang kasalanan, pero dahil ganito sa kanya, nagkampihan na, sinira yung reputasyon niya, kaya bandang uli, alam ng mga tao na yun, mabuti siyang tao, si Jesus. Siya yung gumamot sa mga may sakit, nangalan ng katotohanan, bandang uli, crucify him, bakit? Kasi may mga nanira, nirap nun. Huwag naranasan niyo yan. Kasi unfair. Sabihin mo, gano'n talaga. Pero bandang huli, pwede naman yung magtiwala sa Diyos. Amen? Mawala mo yung reputasyon mo sa harap lang nila yun. Pero pag sa Diyos, maayos ka, sabihin nila ang gusto nila sabihin. Amen? So again, ha? Pwede tayo magtiwala sa Diyos dahil siya yung dependable, dahil siya yung katotohanan, alam, kilala niya tayo. Siya yung Diyos natin, siya yung maaway, siya yung mabuti at mapagbigay. At ito yung mga negative, ang mangyayari sa inyo, asa kaya natin inaaral ito. Sabi niya, no, hindi na mangyayari sa akin, pastor. Eh. Hindi ko totoo ito, hindi mangyayari sa inyo ito. Pastor, bata pa ako, itatanda ka rin, di ba? So, tatanda ka rin. Di ba, yung mga mama ko, may, ano, di ba, nagkaway na, ano mo ngayon. Ganon, pag laki-laki mo, sirain yan, siguraduhin mo, pag sinira ka nila, hindi totoo. Ano pa, simply targeted, haras, intense grief. Maraming mga teenager, kapamatay, sobrang lungkot, magaling tiwala sa Diyos. Eh, pero pag may tiwala sa Diyos, isolation, loss of reputation. So, this time naman, last. So, bakit tayo dapat magtiwala,
number three, ano naman yung mangyayari sa atin pag nagtiwala tayo sa Diyos? Okay? So number one, sabi dyan, indeed, O Lord, I do put my trust, magtiwala sa Diyos. Sabi dyan, let me never be ashamed. So number one, pag sa Diyos ka nagtiwala, di ba, pahiya ka ba? So umpisa pa lang eh. Diba? Ba't ka nga inaasal ng ibang tao eh? Pero later, pag tagal-tagal, pag tamang panahon, magkakaalaman niya, inaasal ka dati, yung pala, tama ka pala. O paano yun? Silang mahihiya sa'yo. Amen? Amen. Sabi niya, magtiwala ka, ano yung bunga niya? Una, hindi ka mapapahiya, at hindi ka rin dapat nahiya. Okay, number two, the letter B. Sabi dyan, bow down the ear to me, deliver me speedily. Nabagkita natin kanina ito, di ba? Sa 3, ganun din. Tingnan sa 20. Again, thou shalt hide them in secret of thy presence from the pride of man. Thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. Nagtindihan niyo ba yun? So, alam niyo, alam, sasabi ko kanina, di ba, tumakbo ka dito, may girl say dyan. Kapatayin ka. Tumakbo ka lang sa bahay mo, safe ka na, di ba? Alam niyo ba, may mas maganda pa doon? Nabanggit ko na rin last time ito, di ba? Pero di ko siya dunado. Yung mga pinakamayayaman tao, kilala niyo bang sino? Pag tumingin ka sa Forbes, sino daw? Yung muling tingin ko si Jeff Bezos, Amazon. Pero alam niyo ba, may mas mga mayayaman pa doon? At di na maganda, sobrang yaman nila, hindi sila nakalagay doon. Hindi sila natatax, hindi sila kilala. Di ba? Alam niyo yung maganda eh. May pitch, hindi na ako dating ganun. Ang pinakamagandang safety na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos yung hindi ito na, katulad ng mga to. Kung alam lang nila, tinatakil natin dito, titirahin na tayo niyan eh. Kaya minsan, kahit maliit ka, mahirap ka lang, hindi ka kilala, titirahin ka pa katulad ng gagawin nila sa iba. Hindi kasi, hindi ka makilala eh. May mga paraan ng Diyos para ikaw ay itago. Yun siya sabi dito eh. At safe ka! Diba? Ito naman ito rin, yung mga mayaman na kahit pa paano, na alam nyo yung ginawa kay Bill Gates, may galit sa kanya, nilagyan siya ng ano yun. Nabalitaan niyo ba yun? Sobrang galit sa kanya kasi inaano na eh, inamanipulate yung market. So sobrang galit sa kanya. Buti hindi naman siya sinaksa, nilagyan na siya ng cake, icing sa mukha. So imagine mo eh kung sinaksa ka nun, di ba? Dahil ang mayaman ka, naingit sa'yo, di ba? Kung either parapat dapat ka nun, hindi. Still, hindi ka safe. Kaya may bodyguard ka. Yung mga pera nito mga to, alam nyo sa nilalagay sa bangko. Pero sa bangko, pwede ka pa rin makilala dyan, di ba? Makuha information na pwede ka manakawan. Pero paano pag hindi nila alam kung nasaan nyo? Parang ganyan tayo mga Kristiyano eh. Ang blessing natin nasa langit. So pagkakilala sa Diyos, yung reward natin nasa langit. Paano lakunin yun? Sige nga. Kaya tapang kayo mga kaya, matatapang nito. Buti na yung isama ko. Di ba nilang mawawala sila ng friends? Hindi kaya, nagkakaroon din kami ng friends. Mawawala kami, eh. Nagkakaroon din kami ng bago, di ba? Amen. Maayos. Yun ang gusto ko dito, para sinasabi ito, isa sa mga protection, kasi nabanggit natin kanina yung sa verse 23, pinatago ka, para ka safe na safe sa rock, or sa fortress. Pero dito, ang ganda, itatago ka niya. Hindi ka makatagpuan, amen? Hindi ka lang matitira. So, kaya sabi dito, we have defense in the Lord. Preservation. Okay, again, nasa ano tayo ha? Mag-list kasi tayo eh. Trusting in its fruits. Ano ang ating pakinabang? Una, hindi ka mapahiya kasi Diyos yan eh. Pangalawa, preserve ka niya. Actually, nidepend sa akin. Amen? Nang tiwala tayo sa kanya. E basta baka good pain ako, pwede kang protektahan ng Diyos. E basta baka maghirap tayo dahil ganito yung tao sa atin. Pwede nga bigyan ng blessing. Amen? Sana, ano, medyo binilisan ko lang sila ng oras. Ito. Ano ba? Pag nagtiwala ka sa Diyos, ano meron ka? Sabi dyan, Lord, my rock and my fortress, o kanina yung protection. Sabi dyan, therefore, for thy name's sake, lead me and guide me. Meron ka? Guidelines. Amen? Kasi nagtiwala ka, yung mga tao nagtiwala, hindi nagtiwala sa Diyos, may guidance ba?
Sinabi na nga dito, ha, huwag kang iinom. Masama yan. Masakit sa ulo yan. Okay? Mabangga ang sakyan mo. Ginagawa yung ano ng Diyos eh. Sumusunod ka ba? Hindi ka nagtiwala. Saan ako pupunta? Ulo nga. Kung saan man yan. Diba? Kaya wala pa rin sa face mo eh. Mga nagdato eh. Hindi nagpagabay. Ano pa yan? Mga young people. Dahil tayo sa inyo. Lagi kayo mong... Mayroon ano namin lagi paborito. Kasi yung buhay lang, dito pa lang, nagisimula pa lang, di ba? So, sabi sa inyo, ano madas na kami nito dito? Huwag kayong mag-asawa ng unbeliever. Boyfriend yun, pinang-believer, di ba? Marami na hindi nagtiwala dyan. Maniwala kayo, sobrang dami. Nasa na? Di ba? Hindi mo na makita, hindi na pinagpala ng Diyos. Kasi hindi nagpagabay. Ginagabay ang kaso, ayaw nila eh. Ang Diyos naman, hindi ka nang pipilitin. Di ba? Ako dito, pag wala kayo dito, pipilitin ko ba yun dito? Uy, pakinga! Hinakabusta lang, pero hindi kita pipilitin. Dahil ang Diyos dapat na nag-advise sa'yo, nagpapag-advise sa'yo. Amen? You know, for thy name's sake, lead me and guide me. So number, letter C, sa point number 3. Ang bunga ng natiwala, una, hindi na mapahiya, may defense ka, reserve, and then, may guidance ka, natiwala ka. Ang apat. O ito, gusto nyo ito, di ba? Okay, basahin na, ready ito. I will be glad and rejoice in thy mercy, for thou hast considered my trouble. Thou hast known my soul in adverse place. Very basic, no? Pag nagtiwala ka sa Diyos, masaya ka. Ganun lang kasimple yun. Kasi nga, pag pinagpala ka ng Diyos, di masaya ka, di ba? Eh, pag puro yung kasiyahan mo, puro artificial, yung tuloy pinapalo kung saan-saan, eh, masaya sila, gawin din natin yun. Wala namang kwenta. Nasabi yung Ari Maso, huwag nang ganun eh. Di ba? Kung inong tayo, masaya yun. No? Nag-iinom sila, saya nila, alam mo lang yun. Iba naman, nag-gastos, papayabangan ng ano. Alam mo, masaya yun pag-uwi nila. Pag-uwi nila, mag-iisip pa ulit yung paano ba kung iayaw pa ulit. Lumasas ng marami yan. Tulak pa rin yun. Ano ba? Ang kasiyahan ko nasa Panginoon. Ayaw sila sabihin. Kasi totoo. Amen? Magtiwala ka. Kung nakita mo ang buhay mo, dahil pinagpala ka ng Diyos, hindi ko na masyadong mayaman. Nag-preserve ka. Di okay, di ba? Maayos ang pamilya mo. Talo ka pa ba doon? Next, second to the last. Anong meron sa mga tao nagtiwala sa Diyos? Yung kanina, you have set my feet in a large room. Ibig sabihin nun, malaya ka. Hindi ka tulad nung limitado ka lang. Ay! Anong gagawin ko? Sige po, inom na lang. Yun na lang kasi ganun talaga ako eh. Diba? Ang mga kasyano, ano pwede? Alos lahat ang maayos, diba? Basta, yan lang pwede suot, palda lang. Maraming klase ng palda. May maong, may, di ba? May one piece, may hiwalay, may iba-ibang kulay. Maganda yan eh. So, bahay, hindi ka nakakulong dyan. Hindi ka lang marunong minsan humingin sa perspective ng Diyos. Amen? Hindi ako pwede magbura. Ilan ba ang words? Alam mo ba ang words sa dictionary, sa English? Dami yan eh. Ilan lang mura dyan. Hindi ko pwede sabihin yun. No? Marami pa rin iba. Hindi ako pwede sa disco ball. Ang dami pa rin dyan eh. Ma-park tayo dahil may galaan, di ba? May reklamo nga sa atin si Ray. Gala daw tayo ng gala. Sino yung sabi? Joke lang, well. Marami tayo pwede puntahan, amen? Eh, basta, hindi ka nagpabakuna eh. Wala, hindi ka pwede sa mall. Ngayon, pwede na. Di ba? So, okay lang yung una, di ba? Kailangan yun eh. Ngayon, pwede na. Alam nyo ba, pag sumusunod ka sa panang gano'ng malaya ka. Malaya ka, oh. Pastor ako, walang bawal sa akin. Inumin ko, drugs, sige. Banda ko, may sakit. Ano, malaya ka ngayon. Wala na, di kami makapit. May sakit ka na eh. Wala ka rin pera. Kasi, ginamit mo sa ano. Ngayon mga Kristiyano, pinagpala ka. Di ma, itong ano natin, no, sponsor natin, gano'n eh. Amang hako eh. Pag-play nyo lang ha, sana spiritual. Spiritual naman. Napamangha, di ba?
Uy, meron kaming lote dito, kayo na gumamit. At ganun. Malayo na sila, malayo na eh. Pinagpala eh. Kasi ba maging ganun? Ikaw, okay. Gusto mo yung ganun? So, ba't dami mo lupa yun? Kayo na lang gumamit. Ang magawa eh. Okay. So, three down and then last. Sa three. Ano pa yung mga fruits? Pag nagtiwala ka sa Diyos, sabi dito, for thy, make thy face to shine upon thy servant. Okay, pag nagtiwala ka ngayon sa Diyos, anong gagawin ng Diyos sa'yo? Isa sa mga gagawin niya, hayaan, kapakita niyo yung mukha niya sa'yo. Diba, alam niyo rin, pag ligtas kayo, makikita namin siya. Pero kahit sa lupa, ibig sabihin ito, your face to shine, ibig sabihin, makikita mo kung paano matuwa ang Diyos. Diba, hindi yung puro dahil at takot. Kasi di mo alam ang plano ng Diyos, di mo alam kung paano siya mag-protect, di mo alam ngayon, kailangan magtanong ako sa ito. Diba? Ay, kailangan magtanong ako sa ganyan. Kasi dabi na ng Diyos yan eh. Nakikita mo ang Diyos parang nakangiti sa'yo. Ngayon, obviously, hindi physical ngayon ha. The Lord is known to us. Yun ang point doon, okay? Kung nagtitiwala ka, kilala mo ang Diyos. Isa pa yun, di ba? Pag hindi mo, ako na dito, bukas, ako lang makikita yung caretaker nila. So, kilala ko lang sa text, pero hindi ko kilala sa mukha. Alam niyo po, pag yung ibang tao, ayaw kang pansinin, di ba? Hindi mo makikita yung mukha niya. Makita mo lang sa picture lang. Sa Bible, madalas, yung sinabing, I will show his face. I show my face. Ibig sabihin, napakausapin kita. Papakilala ko yung sarili ko sa'yo. Amen? Ang dami yan, ako nababasa niyo sa Bible. Sabihin, kilala ka ng Diyos. E pag hindi ka nagtiwala sa Diyos, makikilala mo siya, hindi. Kaya rin, salamat tayo, nagkakilala tayo, di ba? Matuwa pa kayo sa akin. Nakwet ko ako, may mabagi na, ah, ganun pala si Pastor. Ako dati wala akong pakialam dyan eh. Pero ngayon, natuwa ako, kaya nga madalas, kinakwento ko yun si Pastor. Kasi nga, di ba, may narututunan ako. So, salamat kayo, hindi lang kami magkakilala. Hindi naman din kami close, pero hindi din kami far. Okay. Sabihin, salamat sa Panginoon, may kilala akong gano'n. Pwede kong sabihin ito, Pastor, ito. Pag tumawag ako, Pastor, punta ako dyan. Okay lang, sige. Okay. Kilala ba yung gano'n? O mga kilala nyo, walang kwenta. Eh, pag nasa lugar na kayo, walang kwenta, gano'n yung mga kilala nyo talaga. Imagine nyo, kung lagi kayo sa club, lalo kayo sa tambayan, mga kilala nyo tao, anong klase? Yan, alam nyo na. Diba? Hindi ako nainira, pero ganun talaga yun. Mga tambay, mga walang alam sa buhay. Sorry, meron din talaga yun eh. E pag nasa maayos na place kayo, ano kasi tama ang kilala nyo? Maayos din. E paano magtitiwala kayo sa Diyos? May kilala ng Diyos. Amen? Kasi pag sinabi mo, sa kilala natin ng Diyos, hindi lahat kilala ng Diyos. At kilala ang Diyos. May mga pagkakilala ako sa Diyos na hindi nyo alam. Kaya ako tinuturo ko sa inyo eh. Nakikilala rin Diyos habang inaadal natin yung salita ng Diyos. Habang nagtitiwala ka sa kanya, habang sumusunod ka sa kanya, ay ganun pa lang Diyos. Ang alam mo lang dati, magtiwala ka, blessing. Yung blessing na alam mo nga, di mo alam, kala mo, pera lang. Ngayon ako, sa tanda ko ngayon, alam, ang dami mo ang alam ng blessing. Friendship, ano pa, Inas, kanina. Ano nga, ayan, misis na maganda. Ang dami blessing, maayos na anak. Ayun ang blessing. Amen? Last! Okay, so yun na yun. Nasa tatlo. Tatlong main points natin. Apat pala. Tapos na po tayo. Bakit tayo magkailangan magtiwala sa Kanya? Dapat magtiwala sa dependable, katotohanan, kilala niya tayo, siya yung Diyos natin, merciful, good and kind. Ano yung mga circumstances na pwede tayo magtiwala sa Kanya? Mga negative. Pag kinagit ka ng kalaban, pag ginalas ka, ay kayo napakalungkot, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Pag ikaw ay guilty sa kasalanan mo, tiwala ka sa Diyos. Isolation, ina-isolate ka, na walang reputation, tiwala ka pa rin sa Diyos. Anong fruits o yung bunga? Magtiwala sa Diyos, hindi ka mapahiya, didepensa ang Kanya, reserve ka niya, gagabay ang Kanya. Tutuwa ka, may biging masaya ka, physically. May freedom ka. At kilala mo ang Diyos, kilala ka ng Diyos. So last, bakit
tayo dapat magtiwala? Sino dito yung walang tiwala yung tao sa'yo? At bakit ka na talaga nagtitiwala? Diba? Lalo yung mga medyo mahalagang bagay. Usama rin natin love life, diba? Kasi tiwala yun. Pag nagtiwala, pagpakasal ka doon, wala na, hiwala yan, diba? Kung sabihin, hindi na ako pwede maghanap ko, ganun na nga, hindi na pwede. So kahit mahal mo siya, di ba nagtiwala ka sa kanya, tali ka rin doon. Kaya mag-iisip ka ng gusto, di ba, bago akong pakasal. So, hindi mawawala, kaya ang point ko dito, sa 23, sabi dyan, oh, love the Lord, all ye saints. Ayun yung tiwala, hindi mo maaalis yun sa pagmamahal. Kung mahal mo siya, magtiwala ka sa kanya, kung nagtiwala ka sa mahalin mo na rin siya. Amen? Kaya yun. Kaya anong ginawa ng Panginoon, nung nasa cross siya, tiwala lang sa Diyos, Ama. Mahal niya ang Ama, nakita niyo nung paano yung sinunod ng Ama. Lahat ng buhay niya, ang buong buhay niya. Kaya sana, ganun din tayo. Amen? So we can trust the Lord Jesus to deliver our souls from hell. Alam niyo na yan, tiwala tayo sa Kanya. Sigurado tayo, sa langit tayo. Hindi lang yun. Ang daming bagay pa sa buhay natin. Pagkatiwala mo sa Kanya, pwede ba yun? Yung oras mo, yung pera mo, ano pa, yung oras, sinabi ko na pala. Kaya dito, pumupo tayo dito. Tiwala ka lang, ilang oras lang naman tayo. Pagkatiwala mo sa Diyos. Yung utang mo, pagkatiwala mo, hindi ko maintindihan yung Bible, basahin mo lang, memorize mo lang. Pagkatiwala, pagdating ng panahon, makikita mo bakit mo minemorize yan. Yung nalalaman mo, kumpara sa mga hindi nakakalam yan. Lalo din si Trump, di ba? Pahiyang-pahiya siya nun eh. Kasi lalo, oh, ito na, Christiano to. What's your favorite memory verse? Patay. Hindi makapag-quote kahit isa. Sino pa yung mga ganyan eh? Ang daming ganyan, mga pahiya ka. Ngayon pa nung memorize, diba? Tiwala ko sa Diyos niya, sino ba yung parang si... Nalimutan ko si Iba, parang... Nakakahiya eh, diba? Di ba sinabi sa Bible ko? Hindi naman. Diba? So, trust the Lord and He will be glorified. Yung pala yung gusto ko sabihin. Balik tayo sa ating pinaka-text. Sabi niya sa Luke 23. Nagtiwala si Jesus sa kanyang ama. Ano nangyari? Ano yung resulta? Well, bukod sa siya ay naligtas, buhay magmuli, naligtas tayo, eh. Amen? Kaya sabi doon, verse, yan. So may nakakita, doon ka namin naman nakakita, pero isa sa mga binanggit, yung centurion. Yung centurion, bali yan yan, neutral yan. Okay? Nanampalataya ba yan? Hindi natin alam. Pero isang, sabi natin, observer. So pag ang Kristiyano pala, nagtiwala sa Diyos, yung Panginoon, nagtiwala sa Diyos, ang nangyari, He glorified God. Nakita niyo ba yun? Now when the centurion saw what was done, he glorified God and saying, certainly, sigurado, this was a righteous man. Okay? So pwede mo magtiwala tayo sa Panginoon? Sana. Bandang uli, bukod sa nabanggit natin kanina, dahil benefits, di ba? Ay, bata pa kayo, magtiwala lang kayo sa Diyos. Amen? Lagi kayo sa church. Lagi kayo magbabasa ng Bible. Yung natutunan nyo, i-apply nyo. Yan, tiwala. Amen? At ang mangyayari na, bandang uli, anong mangyayari? Ang Diyos ay may batas at pagkaitas ang Diyos. Eh, yun ang dapat mangyayari talaga. So, everybody happy. Amen? Amen. So, magunan ba? Ang bilis tayo. Haba kasi. So, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong ginawa sa aming Panginoon, sa sacrificial Panginoon, ang ganap Panginoon sa cross. I pray na every time, Panginoon, na kailangan ng tulong niyo, Lord. Kailangan tiwala sa inyo. Makita lang yung ginawa. Pinakamatinding sacrifice. Hindi lang sa cross, pati sa eterno, Lord. Pero kayo na buhay magmuli. Salamat sa Panginoon. Kayo mga pangyarihan sa lahat. Hindi kami mapahiya pag kami nagtiwala sa inyo. At maraming bagay pang protection. Masaya rin. So, pray ng bawat sa Panginoon. Nagtulong na lang ang tunan. Tiwala kami lagi sa inyo, Panginoon. Kung kulang pa ang tiwala namin, ay tiwala kami. At ito ilalago dahil marami kami makikita ng mga bagay na tapat naman kayo. Yung pinagkatiwala sa inyo, makikita kami sa isa. Yung natutupad, so lalong titibay pa lang pala tayo ng tituwala sa inyo. Alam po Lord, kayo magagawin sa amin. Maraming salamat kung ikita po lang. I pray, Panginoon, sa mga kapatid ko pa namin. Tuloy-tuloy ang success, Panginoon.
especially personal, Panginoon, wala silang titiwala ng mga tao sa inyo. Patent sila, Panginoon, basa ng Bible, mag-isado ng memory verse. Pray, Panginoon, mag-guide ang panahon sa inyo, Panginoon, resources niyo, Panginoon, at salamat sa sponsor. Mga Panginoon, maganda ang aking lapad, Panginoon, sa abad, Panginoon, makita namin doon ang kanilang blessing, but I pray ang partnership sa kanila, Panginoon, maging maayos. Para kayo ma in the end, Panginoon, magulat ng aming tayo, magdang muli. May tataas, Panginoon, dahil yung tiwala sa inyo. Kayo naman, ibibigay nyo sa inyong kulor, kayo mga dati, in Jesus' name, pray. Amen.